What's up again, mga kalagalag? Another video and another vlog. Another one. So for today's video, nakita nyo naman kanina, di ba? So, eto. Yan. Toyota Mark II. Stand style. Angas. So, eto. Lumipat kami ng venue. So, Daang Hari Banda. Yan. Ikutan muna natin yung kotse. Toyota Mark II. Grande. So, literal na JDM siya. Kala ko nga kanina, nung pagkakita ako nung una, is parang kamukha niya yung Bluebird ng Nissan. Nissan nga ba? Nissan Bluebird. Basta yun yung Bluebird. Yan. So, stance. Kumbaga stance setup. Toyota Mark II 1989 ba? Mamaya ako makikipagkwentuhan tayo sa owner. So, the owner is si Mr. 8 Decals. Mga nagsusupply ng sticker. Yan. So, the owner yun, si sir. Yan. So, papi, ito. Itong kotse mo. Anong year model nga ulit? Nasa 1990. So, ayun, katulad nga sabi ko kanina, nagkikwentuhan kami. Kabatch niya yung mga AE92 small body. Yeah, halos. Pero, ang catch kasi dito sa kotse na to is 1 out of 1 dito sa Pilipinas. Yun ang sabi nila. Pero hopefully, sana mayroong kaparehas. Pero, sa tagal mong hawak na tong kotse na to, Pops, wala ka pang nakikita ang kaparehas niya. Wala pa. Ano pa naman siya eh? Wala pa siyang 1 year sa akin. So, okay. Almost December. Last year. Okay. So, ano na din pala, no? Kumbaga, bago-bago pa lang din pala siya sa'yo. Bago-bago pa lang din. Pero nung nakuha mo tong kotse na to, all stock? Wala, bare stock. Bare stock talaga. Ano siya, stock na 14, tapos sobrang kapal na gulong, sobrang taas, stangatin. Tapos 14 pa yung gulong. Oo, tapos sobrang dumi ng pain. Kasi talagang himul, ano, wala. Wala sa, hindi mo ma-appreciate. Oo. Hindi mo talaga. Kumbaga ano, kumbaga ito naman kasing kotse na to is converted na siya, no? So, ayun nga, JDM siya na kotse. Tapos, dito na lang din kinonvert. Kilala mo, Pops, yung nag-convert? Hindi. Kasi nung nakuha ko siya, yan na siya. As is na siya na ganyan. As is na siya. Siguro, yung mga time na dumating kasi siya, 97 nata dito sa Pilipinas, siguro mga subik-subik pa yata. Oh, I'm okay. Not sure kung... Oh. Pero yun yung magkakaalam ko kasi ng mga time na 97, subic pa lang ata yung meron tayong port na nagpapasok na ano. Nagpapasok na mga kotse na galing sa pa. Kumbaga, hindi pa uso si Cagayan, no? Oo, hindi pa. Si Cagayan de Oro. So, subic pa lang talaga. So, yes. Ayan. Kumbaga, naka-stand siya. Si, kumbaga ikaw na lang din papi nag-set up ng stands na ganyan, no? Kami-kami, inunti-unti namin from Poodle Spring hanggang sa nakakuha tayo sa mga kaibigan natin ng mga pyesa, yan. Coil over, yan. Sinaga, sagad na yan. Wala nang ikot. As in, sagad na yung ikot. Katong na talaga siya. Pero, ayun. Kumbaga, itong coil overs naman na to, papi, hindi talaga siya para dyan nasa sakyan. Yung convert, ano siya, alam ko pang Mr. Inch siya. Sa Silvia. Tapos kinonvert lang lahat yung top and yung pinaka sa ilalim. Kumbaga, kinabit yung pang Mark II or pang Crescida na pwede para dun sa shock sa ilalim. Para pumasok sa kanya. Yes. So, ayun, actually, first time ko talagang nakakita ng Mark II. Actually, hindi ako familiar talaga sa kotse na to. And sobrang bago sa paningin ko. And siguro sa mga makakapanood nito, bago lang din sa paningin nyo. By the way, this is an rear wheel siya, no? Rear wheel drive na kotse. Para siyang family bracket siya ng Crescida, Cresta, tsaka ng Chaser. Oh, okay. So, Mark II from Crescida, Cresta, then Chaser, then Mark II. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, parang walang nilabas na low na ganun. Wala. More on Japan talaga siya. More on, kahit Crescida yata, hindi yata nilabas. Crown lang ang nilabas. Nilabas sa Pilipinas. Oh, actually, Crown nakakakita ako dito. Pero yung mga ganito, hindi talaga. Kumbaga sa Japan kasi, ano siya eh, no? VIP car. So, VIP car. And,
ginagamit din siya pang drift. Oh, ginagamit siya pang drift. Japan, ginagamit pang drift. Sa US and sa Australia. Ganda rin eh, no? Pero papi, yung mga ano yung mga ano na dito, nung mga nung nakuha mo tong kotse na to, anong ano na yung mga ikaw na mismo nagpalit? Ang napalit ko diyan yung coilover, yung front end, napalitan ng facelift na natin siya, tapos mags, yung tires, yung manivela, radio, tapos tinanggal yung tint. Tapos basically wala pa, advance more on sticker lang, pa-character lang, tapos nila-detail natin yung kotse para medyo magkaroon ng kintab, yan. Pero ang galing din, no? So dati naka-tin siya, pero brown glass na talaga. Oo, brown glass. Naka-brown glass na siya. Ako lang kung medyo kita sa video, so, ayan. Ito fog lamp to, no? Oo, fog lamp. Ang galing, no? Tapos itong nasa baba, signal light? Oo, signal light. Ah, okay. So baliktad. Ang galing din, no? Ang haba niya talaga, ang haba niya tignan. Makasubat niya parang mahaba siya sa Sifiro eh. Ah, ganun? Mas mahaba? Parang mas mahaba. Yung old school na Sifiro pa. Ang haba niya talaga eh. Yan o. Tapos ang engine nito, anong? Six cylinder siya na 1G. 1G. Straight 6. Tapos automatic transmission. Automatic transmission yan o. Ito yung interior niya. Happy pa, silip ka lang. So, galing na walang pillar. Yan, ito yung interior niya. So, brown din. Yan. So, automatic tranny. Tapos, ayan, si Papi na lang ginagpalit ng, ano, ng manivela. Tapos, yun, di ko natatanong yung, ano, yung fuel consumption niya, pero malakas. Malakas sa gasolina. Diba, napaka-ano lang din. Kumbaga, medyo simple lang din naman yung interior niya pagdating sa dashboard. Yun nga, since converted din yung interior niya, may ano na rin siya, may mga crack. Yung sa hindi rin kasi may iwasan sa pag-aano yun, sa pagko-convert. And, yeah. Marami ka pang gagastusin dito, papi, no? Marami-rami pa. Naghanap tayo ng maayos na magpipinta para sa engine, yan. Ano natin. Pwede pa silipin yung engine, bae? Oo, kaso medyo magiging. Okay lang yan. Well, project is... Project car talaga. Yan. Diba? Ang haba, no? So, since rear wheel, nakabalagbag talaga siya. 2. Ano nga to, sir? 2.5 yata, I think. 2.5. Isang kapal ng preno, no? Ng double D. Mm. Double D ba siya? Hindi ko sure. Pero ang kapal, eh. Yeah. Stuck niya yan. So, yeah, basically, engine itself, wala pang nagagalaw talaga ito. Wala. So, stuck na stuck talaga yung engine bay. Pero nung nakuha mo to, sir, wala ka pang ginagalaw dyan? Wala, sa engine. Sa engine wala. Pa, sin, wala pa, hindi pa. Inaano ko pa lang, papaayos ko kasi ano natin ang tawag dito. I-rebuild natin siya para refresh siya. Yeah. And sa ano pala nito, sir? Sa kumbaga sa yung pinaka-engine nito nung nakuha mo, wala ka pa namang na-experience na ano na like for example mga tinirik ganun. Nung una sa battery kasi nung nakuha ko siya mahina na yung battery niya. So kapag medyo nawawala yung lumuluwag yung terminal. Parang tawag dito. Nag-lose. Namamatay siya. So natatakot ako. Meron isang beses pumunta ako sa SPMF meet. Tapos ayun, paliko na ako. Isang turn na lang pupunta na ako sa meet. Sa parking lot. Namatay siya. Tapos natakot ako kasi yung hood na ito, mahirap nga siyang buksan. Kailangan may katulong ka. Buti nung pagkabukas ko, umangat siya. So pwede kong buksan na ako lang mag-isa. So, sabi kong ganun shit kung hindi yun na buksan. Stuck ako doon. Mahirap ako. Ang haba nung, ano to, no? Air filter? Yeah, air filter. Ang haba nung papuntang intake, no? Yes. Ang lakas nila. Sa bagay kasi, rear wheel, laking makina. So, pasok na pasok pala dito kapag nag-ano ka, no? Like, for example, yung mga 3SG na 5th gen, yung mga pang
pang ano, yung mga pang rear wheel. Yan, ang mga pinakapasok talaga sa kanya. 2JC. Mga 2J, yan, 1J, yan. Mga talaga, pang Supra. Oo, oh, yung talaga pinaka-ideal. Kasi sa Japan, meron kang mabibili na Mark 2 na naka-1J na. Ah! Na naka-2J na. Okay, so, okay. Meron kumbaga may variant sila na ganyan. Na ganun. So, tapos yun yung pinaka-top of the line nila na naka-turbo na ganyan. Tapos ganito na yung harap niya. Kasi nung nakuha ko to, yung harap niya, yung isang version na send ko na lang sa yung picture. Itsura niya. So, para makapakilat natin. So, kumbaga itong mga to, ito napalitan na. Oo, napalitan ko niya. Sa kaibigan natin kay Ting Guanzon. Yan. Pinenta niya sa akin. Sa kanya galing yung mugs, tsaka yung front end na to. Yan. Ah, okay. Yung coilover naman natin kay kay Joshua Pulver, yan, mga tropa natin. Madami rin palang ano, no? Madami rin talaga makukuhanan. Si Joshua, siya yung ano ko, supplier ko ng mga pyesa. Pag wala na akong pyesa, kasi meron siyang ganito, na Crisida, eh halos same, ano yun, same variant, ano halos. Kami, lahat, panloob, lahat, dashboard parehas, pangilalim parehas. So, anim yung ganun niya. Dami, Oo, kakatay lang niya. So, yung mga spare na kailangan ko, nakukuha mo sa kanya. Yun, nakukuha ko sa kanya. Hindi ko na kailangan bumili ng isa pang donor kara na sa kanya. Ang galing. Pero Fabi, ba't naisip mo yan? No? I-stand setup siya? Kasi para sa akin yun yung pinaka bagay, no? Bagay na setup sa kanya eh. Kahit yung nakikita ko sa internet sa mga, yun, sa Hapon, yung si kay Junji Tanabe, yan. Yun yung idol ko, sa idol kong mga Hapon na naka-Mark 2 sa Japan. Kaya lagi kami nag-uusap, papalitan ng suggestion. Sa kanya ko tinanong yung mga specs, yung anong dapat gawin, para makuha yung tamang fitment. So, kumbaga, may ano na to, no? Kumbaga, ito, hindi lang naman din ikaw ang bumuo alone. Oo, kasi nagtanong. Kailangan natin magtanong. Kasi, kahit na may mga nabuo na tayo before, pero syempre, ito, iba pa rin. Iba pa rin. Kasi ngayon, yung Crisida ko na isa, ang problema nun, yung likod niya, solid differential yun. Hindi yun katulad nito na independent suspension yung likod. Okay. So, iba yung magiging fitment nun kesa sa fitment na ito. Although yung harap, parehas lang. Kaya yung sa likod, yan. Medyo inano-ano ko lang yan. Tanong-tanong, ganyan. Kung ano yung mga hanap inputs talaga, no? Kumbaga, pag rear wheel talaga, no? Madaling mapudpo ng gulong sa likod. Ganun, parang kumbaga, hindi siya. Mas madaling mapudpod yung mga key number. Yung kunwari, mga BIOS, ganyan. Okay. Yung pinilit na, pinilit na key number. Kasi sa kanila, ito, ang maganda dito, automatic camber na siya. So, kapag nagbabounce yung likod. Kotse ko, yung likod, naglalaro, nagpiplay. Okay. So, hindi lang siya. Hindi katulad ng mga Vios na pinilit. Na kinumber kahit yung mga Honda, Jazz, ganyan. Oo. Fixed na yung camber niya. Kumbaga so, wala nang play. Oo. So yun na lang yung nadadaanan ng kalye na gulong. So unlike this one, may play siya. Okay. Ay, yun pala yung ano niya. Yun pala yung logic doon. Yes. Yun pala yung logic behind that. Kaya to, gets. As much as low na gusto mong mangyari, mas lalo siyang magka-camber. So, pag sinagat mo ng sagad na sagad yung likod niya, may negative pa siya. Aros siguro magbibigyan ka niya ng 7 or 8 na camber. Okay, Jim. Kasi ko, I think, 6 yata. So, ayun, gets ko na kung bakit ano. Mostly sa mga naka-rear wheel na, ano, rear wheel na spec na auto, mostly ginaganto talaga nila. Yes, so, okay, pag ano, why. Pag mga naka-independent suspension na automatic camber. Mm-hmm. Kasi meron ding independent suspension na kotse, na rear wheel drive, pero hindi automatic camber. Katulad ng yung chaser ko at chaser ng friend dating si Diego Palparan. Yeah. So kailangan pa yata niyang bumili para ng camber kit. I think, para sa likod, para mag-negative camber pa. Pero yung sa Crisida mo, sir, ganun din? So, solid differential naman solid. Yun. Yun pantay.
Okay. So kahit na anong mangyari, ganon. Ganon, isa. Isa yung ikot niya. So kahit isagad mo yun, i-lower mo na sagad yung likod ko, pantay pa rin yung gulong sa likod. Ha? So ang gagawin mo talaga, ikakamber, ikaw mismo magkakamber sa kanya? Hindi mo makakamber yun. Hindi. Kasi, okay. Ewan ko, yung iba sa Japan, hapon lang mga kasi nakakagawa na. Sa bagay, oh. So, sila nakakalam. Na, wala pa ako nakikitang gumagawa ng solid differential na rear wheel drive ka, tas kinamber. Oo. Pero sa Japan, meron na akong nakita, alam ko 86 yata. Hindi ko lang alam, AE86 yun. Yung Trueno. O, Trueno, na kinamber niya yung likod niya. Pero hindi ko alam kung hindi ko kasi nasilip yung likod nun, eh, kung solid lift pipe. Oo. Pero, may mga Hapon, alam ko, may gumagawa nung Hapon. May nagsabi na sa akin. Pero dito, wala pa. So, talagang, ano lang yun, straight lang yung si Krasina. So ayun, abangan nyo sa vlog din. Lalabas din natin yun. Maglalabas tayo ng vlog tungkol sa Krasina ni Sir. Yan. So, bali nito, naka 5 spoke. Hindi ko, angas. Ang angas ng ano, no? So kung meron mo makakita ng vlog na to or kung may alam kayo na meron pang ganito, kasi ang alam ni Sir, alam niya at ang alam namin, iisa lang to sa Pilipinas. And kung meron man kayong kilala na nakaganito rin, yan, comment kayo para naman makakita din natin. Ang haba talaga niya, nakakatuwa. Nakakatuwa yung haba niya. Banglase. So next mo dito, Sir, sa project car mo na to. As of now, wala pa naman. Pero, inaantay ko lang matapos siguro yung meet natin, yung Grace 4-door. Kasi sa 24th na yun, sa April, sa may Ayala. Ayala, makapagal. So, siguro by that, makakapag-decide na ako. Pero, as of now, parang yan lang muna siya siguro. Nagagamit pa naman din kasi. Oo, nagagamit pa naman. Pero ang una kong gagawin talaga dito is i-refresh yung makina. Yun lang para at least kahit ginagamit natin, safe pa rin. Hindi ka mag-iisip eh. Oo, kasi minsan kapag ginagamit ko siya, lalo na kapag pupunta ng Quezon City, nagdadalawang isip ako kasi pag malayo na. Natakot ako ba mamaya pag tumirig, hassle pa. Pero yung isa, yun, pwede yung makarating kahit QC. Kaya. Yung kasida natin, yan. Yan. Problema lang yun, sira yung... May sira siya ngayon, pero so, makapagawa lang. Yun, pupuntahan natin yung Crisida mamaya. Yan, mamaya i-ano rin natin, i-cover din natin yun. And yun nga, may sira daw. Which is the brakes, no? Brakes yung sira. So yun, abangan nyo yun, pupuntahan namin. And yeah, ito yung first part ng rear wheel car vlog. Rear wheel. So yan, ikot. So hanggang dito na lang muna tong vlog na to. And yeah, puntahan natin yung isang kotse. Let's go!